At ngayon mga giliw naming tagapakinig, narito ang isa na namang kwento na pinamagatang Woodward 35 sa pakikipagsapalaran ni Kapitan Karyo! Eh, bayaw, ang aga mo yatang umuwi ngayon, ha? Ay, oo, bayaw. Inagahan ko dahil manunood ako ng TV. Dahil ngayon pa lang, diyan ang paborito kong pinapanood, yung Yehuda Ismael. Ay, ganun ba, bayaw? Nakaw, kamuntik ko na rin makalimutan. Ay, si-switch nga natin ng telebisyon. Mga giliw naming tagapakinig, pansamantala po naming pinuputol ang programang ito dahil sa sariwang balita. Eh, naku bayaw. Nakakainis naman. Mag-uumpisa na sana, sumikit pa yung balitang yan. Ang ilang parko ng Amerika na pandigma at sila ngayon ay... Eh, bayaw, patayin mo na nga ang telebisyon. Nakakainis ang newscaster na yan. Ayaw kong pakinggan yung ibinabalita nila. Ang gusto ko... Yung The Yehuda Ismael Story. Eh, patayin mo na yan, bayaw. Eh, pero bayaw, hintayin na lang natin. Eh, basta patayin mo na, bayaw. Kundi babasagin ko ang television na yan. Bayaw. Si bayaw talaga, oo. Naadik na sa panunod ng Yehuda Ismael. Ayaw na niyang manood ng ibang programa sa telebisyon, kundi yun lang. Ay, sayang. Hindi ko napakinggan ang ibinabalita ng newscaster kanina. Pinatay na ni bayaw. Nakaw, nakakabahal na yung sinabi niya na may nakita raw silang barkong pandigma ng Amerika. Eh, pero saan nila nakita? Saan? Inaantok na ka. Sana walang masamang kainat lang ang pagdalaw ng Amerikano dito sa aming bansa. Huwag naman sana. Ay, gentlemen. Pinatawag ko kayo dahil sa report na laging binubumba ng tubig ng mga anek ang barko natin. Kaya ayon sa General Agatown, kailangan mag-isip tayo ng paraan para mapigilan ang mga anek sa ginagawa nila. Iniisip akong paraan para matundukan na ang pambubuli sa ating nanganik na yan. Ano yon, Captain Gusteng? Ano kaya kung kausapin natin ang anik sa magandang pamamaraan, ha? Para maiwasan natin ang pagputok ng digmaang pandigdig? Sige, ipaliwanag mo kung ano yung naisip mo, Captain Gusteng. Grito, mabuti pa, ano? Makinig kayo! At papaliwanag ko sa inyo kung ano itong naisipan kong paraan. Makinig kayo, gentlemen! Tahimik na dito sa kap ng hingaluan. Abay, tamang-tama. Matutulog na ako. Nako, sino kanya itong isturbong kumakatok? Baka si Captain Adong na naman yan. Yayain na naman niya akong uminom. Sandali lang, nandyan na! May snappy salot, sir! Captain Asyong! Ay, ikaw pala, private boy, si Buyas. Ay, carry on! Anong balita, ha? Sir Captain Asyong,
Yung sa pagmamanman namin ni Private Bunjeng, narinig namin ang pinag-uusapan nila Lieutenant Karyong at ng mga kasama niyang mga kapten. Ha? Anong narinig ninyong pinag-uusapan nila sa meeting, ha? Ano? Tungkol sa plano nilang pagpigil sa anik sa ginagawa nilang pambubuli sa mga sundalong nagpupunta sa laot. Ang mga walang hiyang yan. Nag-meeting pala sila, hindi man lang sila nagsabi. Teka, nakita mo ba si Captain Adong doon? Hindi, Captain. Wala rin siya dun. Kung ganoon, sinadya nilang hindi kami sinama para malaya silang gawin ang gusto nila. Umanda sila. Kakausapin ko si Captain Adong para iplano ang pagganti namin sa kanila. Sige, ikwento mo sa akin ang narinig ninyong pinag-usapan nila. Opo, Sir Captain Asyong. Ganito po ang pinag-usapan nila. Makinig kayong mabuti. Lieutenant Veronica, ano naman yung ginagawa mo sa computer? Ah, andito ka na pala, Lieutenant Pining. Pinapagawa kasi ako ni Colonel Karyong ng sulat para kay National Defense Secretary. Sulat? Para sa ano yan, Lieutenant Veronica? Ang laman ng sulat ay humihingi ang company natin ng karagdagang armas para may panlaban tayo sa mga nagbubuli sa mga sundalong pumupunta sa laot. Ganun ba? Sana. Maibigay ka agad ang kahilingan na yan. Pero hindi naman kawawa ang mga kasundaluhan natin na laging binubuli. Oo, Lieutenant Pining. Oh, ayan. Natapos ko na pala. Ilalagay ko na sa electronic signature ni Colonel. Tapos, ipapadala ko na sa portal ng ating National Defense Secretary. Lieutenant Veronica, nasaan si Colonel Karyong? Ha? Lieutenant Veronica, si Captain Asyong at Captain Adong, nandyan na. Ah, may snappy salute, sir, Captain Asyong. May lousy salute. May snappy salute, Sir Captain Asyong. Ah, anong maipaglilingkod namin sa'yo, Sir Captain? Nasaan si Colonel Karyong? Gusto namin siyang makausap dahil hindi niya alam ang kanyang ginagawa. Nasaan siya? Ha? Nasaan siya? Palabasin ninyo at mag-uusap kami ng masinsinat. Ah, sandali lang po, Sir Captain Asyong. Tatawagin ko na lang siya sa radyo. Tawagan mo na kagad. Bilisan mo! Talaga, mag-agaw ng asawa. Aba nako, inumpisahan na naman ang mga maritis ang sesyon. Ay, Master Sergeant Dorinda, pabili nga ulit ang isang serbisa. Ay nako, Sergeant Punyang, tuwing pumupunta ka rito, puro na lang serbisa ang binibili mo. Bakit? May problema ka na naman ba? Ay, oo, Master Sergeant Darwinda. Nako? Dati pa rin ang problema ko. Hindi ko talaga mapatinaw ang asawa ko. Mahilig talaga sa chicks. Katulad kahapon, nag-anak kami sa binyag. Nakaw, puro dibdib ng mga ninang nakatingin ang mga mata niya. Nakaw, sobra talaga ang pagkahilay. Ay, nako, Sergeant Punyang, hayaan mo lang siya. Talagang ganon ang malalaki ngayon. Hindi mo rin sila masisisi dahil sa pananamit din ng mga kababaihan na halos lumabas na ang bundok ng Sierra Madre at pinto ng langit. Eh, bakit yung ibang ninong? Oh. Hindi naman nila ginagawa ang kanon. Siya lang ang halatang tumitingin sa mga dibdib ng mga ninang. Hayaan mo lang siya, Sarit Punyang. Huwag kang maramot sa kaligayahan. Kung hahayaan ko siya,
paano kung matukso? Di problema ko na naman. Kaya bigyan mo na ako ng sebisa para maibsan ng konti ang problema ko. Ah, ha? Teka. Ang daming marites ngayon. Ano kayang isyo sa araw na ito? Ha? Ay nako, Sardine Punyang. Pinag-uusapan na naman nilang tungkol sa pang-aagaw ni Susana sa asawa ni Linda. Nako, galit na galit si Juan, si Linda. Gustong patayin si Susana. Ha? Matagal na yan. Pareho pala kami ng problema ni Linda. Ano? Gusto ko rin patayin si Lieutenant Veronica. Sergeant Punyang! Karyong, Colonel Karyong, bakit hindi mo kami sinali ni Captain Adong sa kumpirensya na yon? Lalo na, depensa ng ating bansang pag-uusapan dito. Bakit, Colonel Karyong? Oo naman, Karyong, Kwan, Ugok, Kwan. Bakit hindi mo kami sinali? Inichapwera mo kami ni Captain Asyong. Ipaliwanag mo nga sa amin. Alam niya, mga ugok, Captain Asyong, Captain Adong, emergency ang meeting na yon. Kwan, kwan eh. Ay, nako, ano sabihin mo? Talagang sinadya mong itsapwera kami para masulunin yung komisyon sa mga darating na armas. Ano? Captain Kamuti, Asyong, huwag mo nga sabihin yan. Kailanman, hindi ko ginawa ang ganyan. Isang pagtatraidor yan sa ating inang bayan. Hindi ako katulad ninyong dalawa na kapag may transaksyon kayo, pinapatungan ninyo ng duble ang totoong presyo. Aba, pinagbibintangan mo ba kami na gumagawa ng anomalya? Captain Asyong, bakit? Hindi ba totoo ang sinabi ka? Aba, talagang pinagbibintangan mo kami. Ubanda ka, Colonel Karyong. Ididimanda ka namin. Ha? Matatanggal ka sa serbisyo. Hindi ako natatakot na matanggal sa serbisyo. Nagsasabi lang ako ng totoo. Tama, tama naman kayo, Colonel Karyong. Malinis ang kanyang serbisyo. Hindi katulad ninyo, dalawagok. Kayo ang sumisira ng pangalan ng ating sandatang lakas ng ating bansa! Ano? Lieutenant Veronica, nasaksihan mo ba ang nangyari kanina sa komperensya naming company commander? Oo, Sir Captain Gusting. Wala silang nagawa ni Captain Adong nang harap-harapan na sinabi ninyong mali ang ginagawa nila. Oo, Lieutenant Veronica, malaking balakid sa mga plano ng sandatahang lakas ng ating bansa ang ginagawa nilang dalawa. Alam ko, Captain Gusting. Kaya lang kinakampihan sila ng isang mataas din ng opisyal. Oo nga eh. Lagi silang kinakampihan ni Brigadier General Timprosio, ang traidor sa ating ilang bayan. Bakit kaya hindi makasuwa ng Brigadier General Timprosio na yun, ano? Dahil nga, marami rin kakampihan Timprosio na yun. Pero, nabibilang nga ang mga maliligayang araw nila. Sabi ni General Agaton kailangan daw linisin ang hari ng sandatahang lakas ng ating bansa. Lahat ng bulok na kamatis ay dapat nang itapon. Para mapaigi ang serbisyo
ng makakasundaluhan sa ating pinakababahal na inang bayan. Oo, Sir Captain Gusting. Kaisa ako sa adhikain na yan. Handa kong ibis ang aking buhay para maipagtanggol ng maayos ang ating inang bayan. Mabuhay ang Pilipinas! Mabuhay! Sir, andito na po si Colonel Karyong. May kailangan sa inyo. Ay, sige, Sergeant Samera. Papasukin mo na. Yes, sir. Captain Karyong, pumasok na po kayo sa loob. Salamat. Bayaw. Mabuti naman at nadatnan kita dito sa opisina mo. Opo. May pahintulot na ba akong umupo ka na, ha, Captain Karyong? Kwan Bayaw, pasensya ka na. Hoy, ito ang tandaan mo. Kapag nandito ka sa opisina ko, ayaw kong tawagin mo akong Bayaw. Naintindihan mo? Oo, Bayaw. Sir General. Napansin ko, parang hindi ka sundalo. Dahil hindi ka marunong sumaludo sa nakatataas ng rango sa'yo. Nakakalimutan mo na yata ang military discipline. Baka gusto mong madimo. Pasensya ka na, Bayaw. Sir General, kwan kasi... Sige. Kung ano man ang sadya mo sa akin, sabihin mo na kaagad. Dahil ayaw kang masayang ang oras, dahil marami pa akong gagawin. Sige na, Colonel Karyong. Sir General, nagpunta ko rito dahil gusto ko sanang humingi ng pabor. Pabor? Anong pabor yan, Colonel Karyo? General, ito'y tungkol sa request namin kay Defense Secretary. Alam ko na yan. Pero nag-usap na kami ni Secretary to National Defense. Hindi raw niya pwedeng aprubahan dahil alam niya isa kang kurap na opisyal. General Agatan! Ha? Lieutenant Veronica, nandito na si Colonel Karyong. May snappy salute, sir, Colonel Karyong. May snappy salute to, sir, sweetheart. Sir Colonel Karyong. Ha? Lieutenant Veronica, anong nangyari kay Colonel Karyong? Bakit hindi tayo pinansin? Oo nga, at kunot ang kanyang noo. Palagay ko, may suliranin siya. Pero, ano kaya yun? Alam ko na, Pining. Baka nagtatampo sa akin dahil hindi ko siya napagbigyan sa sinasabi niya kahapon na mag-date kami. Ha? Na naman? Di ba kaday-date niyo lang yung isang araw? Oo, kaya tumanggi na ako eh. Baka makahalata ng asawa ko at dumating ang buwan ng dalaw ko. Nako, mag-ingat ka, Lieutenant Veronica. Baka mamaya eh, malaman na ng asawa mo na may liyam kayong relasyon ni Colonel Karyong. Malaking iskandalo. Ang mabuti pa, pasukin mo sa opisina niya at alisin mo ang stress niya. Sige na! Sige, kahit red flag, pagbibigyan ko siya kung gusto niya. Sino yung sinabi mong pagbibigyan mo, Veronica? Lieutenant Veronica, si Master Sergeant Rudolph na asawa mo. Narinig ang usapan natin! Patay! Mahahalata na kaya ni Master Sergeant Rudolph na may relasyon sila Veronica Colonel Karyong. Mga giliw naming tagapakinig, abangan ang susunod na kabanata ng ating kwento na pinamagatang World War 35
sa pakikipagsapalaran ni Kapitan Karyong! Mga nagbibigay buhay sa ating dula ay sina Mayra Abrihal Narnola, Susan Malikdom, Robert D. Guzman, Amit Diaz, Oscar Ora, Jun Cabato, technical supervision at sa musika ni Oscar Ora, nilapatan ang tunog ni Robert D. Guzman, mula sa panulat at direksyon ni Oscar Ora, Kapitan Karyong! Inihahandog sa inyo ng F3 Recording Studio para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Bombo Radyo Philippines!